Mga kwentong pambata ng mga Ingles. Si Prinsesa Kristal. Sa mahabang panahon kung saan ang mga kaharian sa buong mundo ay papangalanan pa lamang, may dakilang matandang dragon na nakatira sa pinakatuktok ng mataas na bundok sa gitna ng daigdig. Nakikita niya ang lahat ng nangyayari sa buong paligid sa pamamagitan ng kanyang mahiwagang salamin na dahilan para makita rin niya ang mga solidong bagay at ang makakapal na kahoy at ang mga kumikinang na anyong tubig. At ngayon, ang apat na kaharian na umiiral na ay mayroong apat na pinuno. Ang hari ng hilaga, ang hari ng silangan, ang hari ng timog, at ang hari ng kanluran. Ang hari ng hilaga ay may magandang anak na babae na nagngangalang Kristal na nakatira sa palasyo, kung saan gawa ito sa purong kristal na yelo, na kasing linaw ng pinakamalinaw na salamin. Anak ko, ito na ang oras para maghanap ako ng lalaki na nababagay para sa'yo. Maliban na lang kung ikaw ay nakahanap na ng lalaking mamahalin mo. Ama, sa totoo lang ay... Bago pa natin marinig ang sasabihin ng prinsesa, alamin muna natin ang tungkol sa tatlong pagpipilian niya para sa magiging asawa. Ang una, narito ang prinsipe ng silangan, na ang pangalan ay Sunrise. Dahil gising na siya bago pa magising ang lahat, at siya rin ay talagang masipag at masigasig. Pagkatapos naman ay ang prinsipe ng kanluran, si Prinsipe Sunset, na siya namang pinakagwapong lalaki sa buong mundo at palaging nakasuot ng magandang kasuotan. At sa wakas, narito rin ang prinsipe ng timog. Ang pangalan niya ay Sunshine dahil na rin sa kanyang mabuting puso. Ang tatlong prinsipe na ito'y nahulog na ang loob kay Prinsesa Kristal. Umaasa silang mabibihag nila ang puso nito. Ngunit si Prinsesa Kristal, ang pinakagusto niya ay si Prinsipe Sunshine. Prinsipe Sunshine, naiintindihan mo ako. At ramdam ko ang totoong ako pagkasama kita. At ang tibok ng puso ko ay humihinto kapag tumitingin ako sa'yo. Ngayon, bumalik muna tayo sa usapan sa pagitan ng hari ng hilaga at ng kanyang anak. Ama, gusto ko po talaga si Prinsipe Sunshine at gusto ko po siyang pakasalan. Hindi ko pwedeng isaalang-alang ang mga gusto at ayaw mo. Magpapakasal ka sa lalaking alam kong nababagay para sa'yo. Para rin yan sa ikabubuti mo. Ngunit ama... Ang sino mang nangangarap mapasa kanya ang anak ko'y dapat maibigay sa akin ang libro ng kaalaman na walang sino mang nakakaalam kung saan ito nakatago. Ito ang lihim ng hindi matukoy at maarok na kaalaman na sa tulong ng sangkatauhan ay maaaring mapaunlad at mapalago na hindi pa nangyayari noon. Ang balita ay nakarating na sa tatlong kaharian. Si Prinsipe Sunrise ay nagtungo sa malayo para hanapin ang nakatagong kayamanan. Nagtanong siya sa mga dakilang ermitanyo, ngunit walang may alam kung saan nakatago ito. Si Prinsipe Sunset ay umalis din para maghanap. Ngunit masyado siyang nag-aalala sa itsura at suot niya. Kaya doon lang siya naghanap sa bandang nasasakupan niya at bumalik na rin maya-maya. Pero si Prinsipe Sunshine naman ay pumunta sa hari ng hilaga dahil alam niyang hindi mapapasa kanya ang babaeng mahal niya kung hahanapin niya ang libro ng kaalaman nang wala siyang ideya. Sunshine, sinabi na sa akin ng anak ko ang lahat ng tungkol sa iyo. Ngunit alam mo naman ang kondisyon ko. Kung may bibigay mo sa akin ang libro ng kaalaman, kung ganoon. Aking kamahalan, alam kong alam niyo kung saan mahahanap ito. At handa akong itaya ang buhay ko sa kapahamakan kung kinakailangan. Walang nakakaalam kung nasaan ang libro. Ngunit, mahahanap lang ito ng taong titingin ito doon sa taguang lugar gamit ang mahiwagang salamin ng dakilang matandang dragon. Salamat aking kamahalan. Hahanapin ko ang libro at dadalhin ko sa inyo. Mahal na hari, ano pong ginawa ninyo? Napaka-imposible nito dahil papatayin ang dragon ang sino mang magtangkang alisin ang salamin niya. Alam ko yon. Pupunta siya roon at hindi na makakabalik pa rito at ang kanyang kamatayan ay tagumpay para sa akin. Ang lahat ng ito'y parte ng aking plano. Hahanapin ko ang nakatagong kayamanan, Kristal. Pagkatapos ay magsasama tayong dalawa habang buhay. Sinabi ni Prinsipe Sunshine sa prinsesa ang tungkol sa napag-usapan nila ng hari at biglang nag-alala ang prinsesa. Mapanganib ito, aking mahal.
kapag nagpunta ka roon, baka hindi ka na makabalik. Marahil, kailangan kong subukan. Sige, sasama ako sa'yo. Hindi, hindi pwede. Ayokong ilagay ang buhay mo sa kapahamakan. Hindi, mahal ko. Ako lang ang pwedeng makapagpatulog sa kanya. Siya ay isang dragon, apoy. Ako naman si Crystal, yelo. Ang haplos ko ang siyang makakapagpatulog sa kanya. Kaya naman, naupo na si Prinsipe Sunshine sa tabi niya sakay ng isang gintong karwahe kasama ang mga nagliliyab na kabayo na lumipad na sa kalawakan patungo sa mataas na kabundukan. O makapangyarihang dragon, narito kami sa harapan mo upang tanungin ang... Alam ko kung bakit kayo narito. Oh, talaga ba, sir? Oh, at ang sagot ko sa inyo ay hindi. Pakiusap, dakilang dragon. Ang gusto lang namin ay magamit ng isang beses ang iyong mahiwag na salamin pagkatapos aalis na kami. Ah, hindi. Pakiusap, nagmamahalan kami at ang kinabukasan namin ay nakasalalay sa iyo. Ipagpaumanhin ninyo, pero hindi ko kayo matutulungan. Ano ang ginagawa mo? Napakaganda naman ito at... Binibini, huwag mong gawin yan. Ako ay talagang makakatulog na nito. Bilisan mo na! Oo. Nasa ilalim ito ng kanyang dila. Kukunin ba natin at aalis na? Hindi. Pag nanakaw na yon, hindi ganun kahina ang pagmamahalan natin para gumawa ng masama. Ibalik mo na ang salamin sa kanya. Makikiusap ulit tayo sa kanya. Ha? Nakatulog pala ako? Oo. At alam na namin kung nasaan ang kayamanan. Ginamit namin ang salamin mo. Pwede na namin kunin ito habang natutulog ka. Ngunit hindi namin ginawa. Hindi ganun kahina ang pag-ibig namin. Oo. Ang gusto namin ay kusa mong ibigay ito sa amin bilang isang pagpapala. Ang libro ng kaalaman ay makakatulong sa sangkatauhan. Ayaw mo ba nun? Humahanga ako sa inyong integridad, ngunit paumanhin kung sasabihin ko ito sa inyo na hindi maganda ang intensyon ng nagpapahanap ng librong ito sa inyo. Ang aking ama? Imposible yan! Sinubukan na niyang hanapin ang libro, ngunit itinago ko ito sa ilalim ng dila ko dahil ang libro na kaalaman ay napakasensitibong bagay. Hindi namin maintindihan. Ang libro ng kaalaman ay naglalaman ng iba't ibang uri ng impormasyon. Punong-puno ito ng karunungan. Ngunit, mayroon din itong mga impormasyon na pwedeng magamit sa kasamaan. At yun na nga ang pinag-aalala ko. Anong ibig mong sabihin? Kung makikita ninyo, ginagamit ang ahas ang kanyang kamandag para proteksyonan ang sarili niya. Ngunit ang matuklasan ng tawan tungkol dito, ginamit niya ito upang makakuha ng lason. Masamang paggamit sa kaalaman. Isa pang halimbawa, lahat ng nakikita ninyo sa paligid ninyo, kasama kayo, ay gawa sa matter. At ang pinakamaliit na unit nito'y tinatawag na atom. Ang nuclear energy ay ang enerhiyang nagagawa kapag ang nucleus ng atom ay nahahati sa maliliit na nuclei sa pamamagitan ng proseso ng fission. Ang fission ay malalaking atoms na nagbibigay ng matinding enerhiya. Sa katunayan, ang fission ng 1 gramo ng uranium-235 ay nagbibigay ng parehong halaga ng enerhiya gaya ng pagsunog ng 3 tonelada ng uling. Ang enerhiyang nagagawa sa pamamagitan ng fission ng uranium ay pwedeng kunin para makagawa ng kuryente at para paganain ang mga makinang nagpapadali sa trabaho ng mga tao. Iyan ay nakamamanga naman! Ito naman ang masamang paggamit ng kaalamang ito. Pwede itong gamitin sa paggawa ng mga mapanirang sandata na kayang wasakin ng mga lungsod, kaharian, at kahit pa mga sibilisasyon. At hindi lang yon, marami pang iba. Maaari pa ako magpatuloy. Naiintindihan ko ang pag-alala ninyo, sir. Ngunit huwag kayong mag-alala. Sisiguraduhin namin gagamitin ng hari ng hilaga ang kaalamang ito sa mabuti. Oo, hindi siya mananakit ng sinuman. Napangiti naman ang dragon dahil alam niyang ang prinsipe at ang prinsesa ay may mabuti at busilak na puso. Binabantayan niya ang mga ito tulad ng ginagawa niyang pagmamasid sa ibang mga bagay at tao sa mundo. Sige, ito na. Kunin ninyo. Sige na. Ngunit sasama ako sa inyo. Pero hindi nila ako makikita. Tingnan natin kung tama ba kayo.
Ngayon ay natupad ko na ang inyong kondisyon. Hinihingi ko na sa inyo ang kamay ng inyong anak. Isa kang angal. Akala mo ba kapag binigay mo sa akin ito, ibibigay ko na rin ang aking anak sa iyo? Ibabakasal ko siya sa kahit sinong matalinong lalaki. Hindi katulad mo na hawak-hawak na ang makapangyariang librong ito na magagamit mo na sana para pamunuan ang buong mundo at buong kahangalan mo lang ibinigay sa akin? Kung ganyan ka, kahangal, paano mo pa kaya aalagaan ang anak ko? Ano? Oh, pinapunta kita roon dahil umaasa akong papatayin ka ng dragon, ngunit nakuha mo pa rin ang libro. Pabor pa rin ito sa akin. Kaya ngayon ako na ang mamumuno sa buong mundo. Ha? Ama? Nabubulag ka na ng pagmamahal. Hindi mo naiintindihan. Naghanda ako ng isang engrandeng kasal para sa iyo at sa napili ko at ito'y makikita ng buong mundo. Oh, siya ang prinsipe ng kanluran, si Prinsipe Sunset. Ang kanyang ama ay nakakusakin na ibibigay niya ang kalahati ng kaharian niya. Nagawa ninyo akong ipagbili? Ako na sarili niyong anak? Anak, gusto kong pamunuan ang buong mundo. At nasa akin na ang libro ng kaalaman. Sa tulong nito, sasakupin ko ang kalupaan, ang mga tribo, ang mga higante at ang iba pang nilalang. At lahat sila ay yuyukod sa akin. Mapapasa atin na ang buong mundo, Crystal. Ang buong mundo! Ni hindi ninyo nga makuha ang puso ng inyong anak. Paano pa mapapasa inyo ang buong mundo? Hindi ko maisip na magiging isang halimaw ang aking ama. Tama na! Ha? Yun na ang katapusan ng pagiging sakim niya at maging siya. Ama! Aking ama! Tingnan ninyo ang nangyari dahil sa kasakiman ninyo, ama! Ama! Sisirain lang ng masama niyang isipan ang mundo. Yan ang nababagay sa kanya. Karma. Ano nang gagawin ko ngayon? Ang ama ko lang ang nag-iisa kong pamilya. Tumingin ka sa akin, mahal ko. Ako na ang pamilya mo ngayon. Kaya huwag ka mag-alala. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng pagmamahal ng walang pag-aalinlangan at panluloko. Oh, Sunshine! Sinabi ko naman sa inyo, hindi ako malilinlang ng sinuman dahil nakikita ko ang lahat. Patawarin mo ako. Patawarin mo rin ako. Huwag kayong humingi ng tawad. Kayong dalawa ay sagrado. Katulad ng pagmamahal ninyo sa isa't isa. Heto. Kunin ninyong libro. Lahat ng kaalaman na maaaring magamit sa masama ay nasira na. Ipinagkakatiwala ko sa inyo ang kabutihan. Mabuhay kayo para sa kapakanan ng mga tao. Oras na para maluklok ka sa trono, Prinsesa Crystal. At sa mga sumunod na araw, si Prinsesa Crystal ay kinoronahan na bilang reyna ng Hilaga, kaagapay si Prinsipe Sunshine. At nagkaroon sila ng engrandeng kasal kung saan ang dakilang matandang dragon ang nagbasbas sa kanila. At nang natapos na ang selebrasyon, ipapasa ko na ang responsibilidad ko sa iyo na ilang taon ding nakaatang sa akin. Ngayon, nasa iyo na ang desisyon kung ipagpapatuloy mo ang pagsulong ng kaalamang ito. Ngunit bakit kami? Sa tingin niyo ba ibibigay ko sa inyo ang libro ng kaalaman ng ganun-ganun lang? Hindi. Nakita ko mula sa aking salamin. Tinignan ko ang inyong puso at kaluluwa. At dahil doon kayo ang napili ko na maging kapalit ko. Mabuhay kayo para sa kapakanan ng sangkatauhan. Pakiusap, maghintay muna kayo ng ilang araw. Aking anak, ang oras ko ay dumating na. At sino bang makakapigil sa sino man kung saan ang oras niya ay dumating na? At pagkasabi nito, ang dragon ay lumipad na sa hangin. Ang makapangyarihang pakpak niya ay naglaho na rin. Mahabaging langit. Yun pala ang ibig niya sabihin na dumating na ang kanyang oras? Hindi lang pala siya basta dragon. Ngunit isa rin siyang anghel na nagbabantay sa atin at sa buong sangkatauhan. Oo. Ang dakilang matandang dragon ay dating Anghel de la Guardia. Ganon pa rin siya. Hindi dati. Kaya naman, sa mga sumunod na araw, ginamit ni na Crystal at Sunshine ang libro para ikalat ang kaalaman sa malalayong lugar at tinulungan nila ang sangkatauhan para mas maging mabuti silang nilalang. May itinayo rin silang malaking templo sa kabundukan.
At sa gitna nito, itinayo ang isang dakilang estatwa, ang estatwa ng dakilang matandang dragon. At kahit ngayon, ang mga tao mula pa sa malalayong lugar ay nagpupunta rito taon-taon para makita ang estatwa sa bisperas ng paglisan niya mula sa mundo dahil ang dakilang matandang dragon, sa pamamagitan ng libro ng kaalaman, ang siyang nagturo ng karunungan sa sangkatauhan at tinulungan silang mapabuti sa kasalukuyan. Ang estatwa ay nakasuot pa rin ng salamin at sinasabi nilang patuloy pa rin niyang binabantayan ang mundo, patuloy na nagbabantay sa kasamaan.